wala naman sa ano, sa... Wala na. Hi mga mare, magandang araw. 5:40 ng umaga yan mga mare. O tingnan niyo naman yung labas, 'di ba? Makulimlim pa siya. Magsiswimming daw kami ni Dong, kaya pupunta kami sa May Lamer. Medyo malapit na lang kami diyan sa Lamer ngayon, kaya lalakarin na lang namin yun ni Dong. I-try namin lakarin siya kung gaano siya kalayo. O tingnan niyo naman, close pa yung mga store, 'di ba? Kasi maaga pa 'yan. Kaya din pala naglakad kami ni Dong papunta ng Lamer kasi nga bibili din kami ng pandesal. Siyempre, bawal magutom kaya inuna na namin yun. Nasa isip na talaga namin yun na bibili kami ng pandesal kasi yan ang masarap sa umaga. O ayan, panadero. O diba, ang dami na nilang ano branches dito sa Dubai. At ito din pala, nadaanan namin yung building ng friend ko na si Perlito. Diyan lang siya nakatira. At ang perfect ng view ng dinaanan namin. Jogging area to dito banda. Kaya may nagja-jogging din dyan. Sa mga oras na yan ay hingal na ako. Kasi medyo malayo-layo din pala ang lalakari namin. Nakakalo. At andito na nga kami sa destination namin. O syempre, magpaano muna ako dyan, magpapanggap muna akong hindi pagod, pero pagod na ako dyan mga mare. Nakakaloka talaga. Masakit na yung binti ko dyan. O diba, walang katao-tao. Pero may mga tao na doon sa unahan banda. Ang perfect ng view, o diba? Open na yan sila mga around 7. Pwede na dyan maliko. Ang tagal namin naglakad ni Dong. Mga 30 minutes siguro kaming naglakad ni Dong bago kami nakarating dito. Ang kagandahan lang dito pag maligo ka, ay walang bayad, libre siya anytime, o diba? Kaso lang, magko-close sila ng 6 yata or 7, tapos magko-open sila ng 7. You have gout? Kati, no? No? Pagod yan eh. Pagod lang yan. Ayun nga, kahit pagod, pero go pa din kasi ang ganda ng place. Sayang naman, pag hindi tayo magpa-picture, yan yung pinuntahan ko dyan. Picture at video, o diba? O, hindi na mukhang pagod. O, kanina masakit na makati yung binti ko kasi nga nabidla siya sa ano, sa paglakad ng medyo malayo-layo. Pero ngayon, o diba, okay na siya kasi nga ang ganda ng place na wala tuloy yung pagod ko sa ganitong view. O, kahit na nakailang beses na kaming bumalik dito, pero nakaka-relax pa din, nakaka-refresh ng utak. Parang sa akin, first time ko na naman dyan ang pumunta, pero nakailang balik na kami dyan. O, diba, ang ganda. May mga tao na nga dyan sa paligid. Nag-aantay na din kung kailan pwede mag-swimming. At ito na nga, namili kami ni Dong kung saan kami banda magtambay. O diba, ang ganda ng buhangin. Parang nasa Pinas lang ako at may mga kalapati pang lumilipad-lipad. Sa mga oras na yan, ayan, pinayagan na silang mag-swimming that time. Kaya si Dong excited na din niyang magbabadyaan. Ang ganda ng view at saka hindi pa mainit that time. O diba, kakain muna kami ng pandesal na binili namin kanina. Hindi na siya mainit pero... okay lang kasi nga mainit tong kape na dinala ko. Ah, may wifi din? May wifi. Lamer wifi. Pwede pa lang. Araw-araw kong pumunta dito. Kasi nga, di ba nakaka-addict yung buhangin at saka yung dagat. Kaso lang, bawal dito sa ano, gustong magpapaputi. Kasi nga, nakakaitim yung dagat at saka sabayan pa ng init. Pag around 9 and 10, mainit na kasi siya. At ito na nga din, syempre, hindi nawawala yung selfie, o di ba? Kasi ito yung talaga yung pinuntahan ko dito. Hindi yung maliligo ng dagat, kundi magpa-picture sa mga kalapati at saka sa buhangin at sa syempre sa dagat din. O, tingnan nyo, pansin nyo ba ang dagat? Napakalinaw, o di ba? Ang ganda. Ito yung gala na nakaka-relax na wala pang gastos, pamasahi lang. Pwede ding mag-bus, mura lang yung bayad pag bus, 3 dirham lang, o di ba? O di ba? May kasama ako sa pagre-relax ko, yung mga Avon. Ang kagandahan lang din sa beach na to ay hindi siya gaanong crowded, kaya maganda talaga ditong mag-relax. Pero yung mga puti, pupunta na yun sila dyan mga around 9 or 10 kasi mainit na yan. Gusto kasi nilang magpaitim. Eh kami naman, umuwi na kami dati kasi gusto naman naming magpaputi, Charis. Pero mahilig lang si Dong sa dagat, kaya wala akong choice kundi samahan siya. At ayun na nga si Dong, ayun, gusto nang magbabad sa dagat, tapos ako naman, pwemesto na din dito para matulog lang. Ang sarap ng tulog ko dyan, pero pahinto-hinto siya kasi may mga ibang tao dyan sa gilid. At nagdala na din pala ako ng payong para panangga sa init. O diba, prepare na talaga ako
dyan. Ang perfect ditong magtambay pag ano, winter, kasi hindi siya mainit. At gusto ko namang matry yung 24 hours na beach doon sa May Kayet Beach. Kaso lang, medyo malayo-layo yun sa amin. So, kailangan namin mag-taxi or mag-bus din. Pero malayo siya. Kaya, pag-iisipan namin yun itong. Doon, kahit magdamag kang magtambay doon, tapos umuwi ka ng umaga, okay lang. Kasi doon 24 hours. Tapos, maliwanag kasi may mga ilaw. Naka-design talaga yun sa mga gustong mag-night swimming. O, tingnan nyo naman ang paligid ko, o, diba? Hindi crowded. O, kagigising ko lang yan, natulog ako dyan. Tapos naman itong si Dong, walang ahon-ahon. O, tsaka lang siya umahon nang nadikitan na ng bikiya. Alisprehan siya agad ng tagabantay ng suka. Suka daw yung panangka ng ano, katikati sa dikiya. Malaki pa naman yung dikiya na nakakabit sa kamay niya. Pero kahit nangyari yon, hindi pa din magpapaawat si Dong. Gusto pa din niyang magpabad sa dagat. At ito na nga, naglakad-lakad na din ako dito banda para ma-feel ko naman yung dagat, at least yung paa ko na ano, na-try niya magdagat. At ito na nga si Dong, ayan, magpahinga daw muna siya kaunti kasi medyo makatikati pa daw. Pero effective nga yung ano, suka na ninispray sa kamay niya. Nawala agad yung katikati sa ano, kamay niya. Sabi pala niya nung dumikit daw yung dikya sa kamay niya para daw siyang nakurinti ng malakas. Kaya tumakbo daw agad siya doon sa lifeguard. Buti na lang, ready naman yung mga tagabantay. Ayun, tuloy pa din ang pagsiswimming ni Dong. Kaya ako, tuloy din yung pagpahinga ko dito banda. Matutulog na naman ako. Kasi pag nasa bahay ako, pag day off ko, nako, kahit ano-ano na lang yung ginagawa ko. Lalo na pag may internet. Nako, hindi ko maisipang matulog. Dito kasi may internet pero hindi ko trinay mag-log in. Kasi nga, public internet siya, di ba? Mas mabuti nang safe lagi. Sa mga oras na yan, mainit na talaga yan. O kita niya naman, masyado nang strong yung araw. Itong si Dong talaga, pag hindi mo tatawagin, hindi din siya ahon. At ito na nga, uuwi na nga kami kasi mainit na siya. Liligpitin ko na tong higaan ko dito banda. At ito si Dong, o, nagutom. Kinain na yung saging na binili namin sa grocery store kanina. At nagbas na din pala kami pa uwi kasi mainit na yan pag maglakad. Ang sipag naman namin kung maglakad kami pa uwi tapos ganyang kainit. Nako, di siguro. Kaya ito na nga din, dumaan na din kami dito sa Filipino store. Kasi nga gusto ko magluto ng creamy pasta, yung favorite ni Dong. Pero hindi ako nakaluto dyan ng creamy pasta kasi si ate, nagluto siya ng dinuguan tapos nag-ambag na lang kami. O, ayan, di ba? Ang sarap niyan.